So kung hindi po masolusyunan agad ni Pangulong Bongbong Marcos yung eksena ng kakulangan ng natural gas sa Malampaya, magsusunod-sunod yung ano, brownout na naman sa atin, rotating brownout naman. Nasasagad na po ng ekonomiya natin yung pangangaila, yung supply natin ng kuryente. So, ayun, napraning yata ang kore, tinigil. Ang problema, ano tinigil mo, ano kapalit, wala. O, ayun, brownout. So ayun, nabalitaan ko kahapon, namatay nga si former President Fidel Ramos. Siyempre, maririnig niyo puro accolades, puro pure, ganyan. Ako, ang pinakamaganda kong memory about him, sinolusyonan niya yung power crisis. Maraming ano pa din, marami pa din guys na criticisms as to how he addressed the power crisis. Kung yung po mga medyo bata-bata pa diyan, hindi niyo inabutan yung 1991-1992. First year pa lang niya in office, jackpot tayo doon sa brownout. Yung mga hindi may ano, yung mga hindi mga kulang pa sa mga alaala diyan. Tatandaan ko noon, 1991-92, mga ganoon, 6-7 years old ako noon. Nanalo sa huweting yung si Lola Dora, yung lola ko. Nanalo sa weteng, 5 piso, nanalo ng 4,000 pesos. Eh, binilay ko na isang knock-off na family computer, yung 500 pesos nung panahon na yun. Tetuwan-tuwa ako, may family computer, yung isa bala, Street Fighter 2. So, eh, binilay nga akong family computer, tapos sabi ko, ah, moment na. Kasi nga, yung lahat ng mga barkada ko, may family computer, kami lang wala. Binilay ko lola ko kasi nanalo sa huweteng. Date, ano, umaga yung pasok ko sa grade 2. So, yung hapon, doon lang ako pwede maglaro ng family computer. Ang depresya, hindi maganap-ganap. Kasi parang feeling ko noon, mga alas 12 ng tanghali, hanggang alas 7 ng gabi, walang kuryente. Araw-araw yun. Ganun kalala po yung kuryente, yung problema natin sa kuryente nung very early 90s. Talagang nasaktan ang ekonomiya natin noon ng bongga. In fairness to FVR, nasolusyonan niya yung kakulangan ng kuryente nung panahon na yun. Nung mga bandang 93-94, matagal na, 93-94, wala na pong masyadong brownout. Yun yung best memory ko. Hindi ko alam kung may kalokohan na nangyari in the process of solving the power crisis in the Philippines. However, eh, alam mo yun, sabi na isang wise woman na friend, na close friend ko, sabi niya lagi, the proof of the pudding is in the eating. So alam nyo, kay si Hoda, ano, dahilan niya sa ginawa ni FDR, ang punto, napatigil niya yung mga brownout. Yung mga umeeksena dyan, na bakit ba umabot ng ganung brownout, diba? Eh kasi nga po, nung bumagsak si Pangulong Marcos, wala pong malinaw na energy plan ang Corazon Aquino administration. Hindi ba, pagbagsak po ni nung matandang Marcos, binothball nila yung Bataan Nuclear Power Plant? Diba? Eh, ang problema, cornerstone ng energy policy ng Pilipinas, yung Bataan Nuclear Power Plant. E di, ibig sabihin, kung wala kang power plant, ano pang palit mo doon? Wala. So, nagsunod-sunod yung brownout. Tinigil mo yung Bataan. In fairness naman kay Cory, hindi ko naman masasabi na totally kasalanan niya kasi at that time, pumutok yung sa Chernobyl. Yung mga hindi familiar dyan, yung sa Ukraine, meron silang ano doon, meron silang nuclear plant sa bayan po ng Chernobyl. Nag-meltdown yung reactor tapos nagkaroon ng massive na ano, parang Fukushima ang levels, ganyan. Pero mas malala sa Fukushima yung nangyari noon. Tapos isa yung sa mga ginamit na dahilan para magdalawang isip ang mga bansa pagdating sa nuclear power. Eh nung panahon na yon, yung Bataan Nuclear Power Plant, yung ang pagkakaalam ko, yung modelo ay kahawig daw nung modelo ng nuclear reactor sa Chernobyl. So, ayun, napraning yata ang kore, tinigil. Ang problema, nung tinigil mo, ano kapalit? Wala. O, ayun, brownout. Yung po Chernobyl nangyari yung late 80s, pagbagsak ni Marcos, bago mag-1990. O, boom, 1991-92, pack, brownout na brownout na. Ngayon, ang good news lang, ngayon po, ang bad news, babalik na naman po ang power crisis. Bakit? Kasi po,
Approximately 30% ng kuryente ng Luzon ay galing po sa mga sa natural gas sa Malampaya, sa Palawan. E di prensa, yung Malampaya, hindi na ganun kalakas yung output. Kasi paubos na yung Malampaya. So kung hindi po masolusyonan agad ni Pangulong Bongbong Marcos yung eksena ng kakulangan ng natural gas sa Malampaya, magsusunod-sunod yung brownout na naman sa atin, rotating brownout naman. Ngayon, in fairness, hindi pa naman puhuli ang lahat kasi meron pa naman kaunting panahon para solusyonan yon. For the meantime, siguro, kung pwede mag-explore tayo agad ng alternative na sources po ng natural gas bukod sa Malampaya, di ba nilift na nga yung moratorium on oil and gas exploration sa South China Sea. So, ibig sabihin, wala nang ban. Tingnan natin, baka sakali magawa po ng PNOC at ng Marcos government na makipag-deal po sa China para makapagbutas na tayo doon. Kasi wala talaga tayong natural gas, e paano gagawin? Tapos hopefully siguro makapag-piggyback doon sa doon sa pipeline ng Malampaya para dalhin doon sa mga natin, doon sa mga power plants natin. Secondly, ang sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, I think it was during the SONA na na titingnan natin yung posibilidad na magpatayo ng mga renewables at saka yung nuclear plant. However, ang problema lang doon sa nuclear plant, hindi po yun agad-agara na maipapatayo. Medyo matagal po yun. So yung solusyon na yun, medyo medium to long term. Ang short term na kailangan natin na solusyon, don't get me wrong ha, pag medium to long term, go lang yun. Tuloy lang yung solusyon na yun. Pero bukod sa medium at saka long term solution, kailangan din natin ng short term. And ang nakikita ko lang honestly, na short term solution first, magbutas tayo sa South China Sea, so hopefully peace na tayo with China. Number two, mag-import ng liquefied natural gas, but that will be too expensive. Pero alam mo yun, pick your poison. At saka number three, magtayo ng mas maraming solar at saka wind farms. So yun, hopefully magawa ni sana magawa ni BBM yun. Ngayon, so far, wala, napansin ninyo nung past month, nagre-red alert yung grid ng Luzon. Di nyo ba nababalitaan yung di ba laging nababalita sa radyo? Sabi daw, nag-red alert, orange, parang ganun, critical alert ang energy grid ng Luzon. Ano ibig sabihin nun? Yung konsumo ng kuryente sa Luzon mas mataas or sobrang taas na kumpara doon sa supply ng kuryente. Hindi naman ibig sabihin nun na nagkulang. Kasi pa nagkulang, magpa-brown out yun. Pero wala pa naman sa ganun. Pero nagkikritical. Nasasagad na po ng ekonomiya natin yung supply natin ng kuryente. I think warning sign na yun. So sana masolusyonan ng Marcos administration. Ngayon, yun po mga nagpipilit ng solar at saka wind farm, maganda yun. Kaya lang po kasi, ang mga renewables, at least for now, hindi po pwedeng gamitin na pang base load. Pag umaga, hindi ganun kalakas yung kuryente. Na konsumo ng buong lugar na buong bansa natin. Pag nagtanghali, lahat po nasa trabaho na, so mas malakas yung konsumo ng kuryente. Tapos paghapon, medyo hihina na kasi mag-uuwian na tayo, so puro residential na lang. Kunwari lang yan. Ibig sabihin po nun, so ang good news lang nun, pag gitna naman ng araw, syempre, malakas ang hugot ng ng solar, di ba? Kaya lang, syempre, pag gumabi na, lalo na halimbawa, yung mga early evenings na malakas pa rin ang konsumo ng kuryente, dahil syempre, pag nag-uwian tayo sa bahay, mag-uon tayo ng TV, mag-uon ng aircon, etc. Paano na nun? Hindi na po pwedeng umasa tayo sa solar noon dahil wala naman pong araw sa gabi. So kailangan whatever happens, kung ito po halimbawa yung supply natin ng kuryente, siguro yung top nandoon yung renewables, pero sa baba may taga-handle nung sigurado yung base load. Paano may paliwanag sa Tagalog yung base load? Yun yung basic na supply ng kuryente. Yung umaraw man o bumagyo, may hangin man o wala, meron pa rin kuryente. So yung renewables, pangdagdag yun. Hindi yun yung pang basic. Nagigets niyo?